Hello everyone and welcome back sa ating channel, sa Rebonding Tutorial. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, sana ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At siguraduhin ko sa inyo na may marami kayong malalaman kung paano talaga mag-rebond if you do it in your own way. Ayan, kung ayaw niyo nang pumunta ng mga salon at gusto niyong DIY lang or kayo lang ang gagawa. So, ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano ang plancha na ginagamit ko. Ito na ang plancha na ginagamit ko for almost 2 years na. 2 years na itong ginagamit. At ang brand niya ay Armstar. So, kung gusto nyong bumili ng ganitong plancha, makakabili kayo sa mga department store. Sa lahat ng mga department store, I think available ito. Nabili ko lang ito ng 1,400. Ang plancha talaga guys ay pinaka-importante sa lahat kasi huwag tayong magre-rely sa gamot lang kasi hindi siya talaga uunat o mag-straight. So, kailangan talaga ang plancha. At kahit ano pang plancha ang ginagamit nyo, kahit mamahalin pa yan or mura lang yan, pero handy siya na gamitin or yung hiyang kayo na ginagamit nyo, yun ang gamitin nyo guys kung na-try nyo na ang plancha na yan. Kasi hindi naman nasa plancha yan eh kung gaano kamahal, kung gaano siya ka tibay. Ang importante lang yan is technique. Sa pagre-rebond kasi guys, technique ang ginagamit niyan. Kasi kapag magpa-plancha ka, dapat lang talaga na yung buhok section mo ng manipis talaga siya. So dapat manipis talaga siya para uuna talaga yung buhok kasi may ibang magre-rebond na straight yung sa labas pero sa ilalim hindi siya straight kasi nga minadali lang nila sa pagpa-plancha. So ang tip ko lang, kahit anong plancha ang ginagamit nyo, kahit mura lang yan or hindi, basta yung technique nyo ay nasunod nyo sa tamang paggawa. Halimbawa, kapag magpa-plancha kayo, kailangan talaga na manipis talaga kaparihan ng ano ng papel. Nakita nyo ang papel? Ganyan kanipis talaga para ma-achieve nyo ang straight talaga niya at para kung maliligo na yung mga client nyo, hindi na siya bumabalik. So again guys, nasa iyong kamay ang pag straight ng buhok ng iyong client o ng inyong mga buhok kung ipaplancha nyo ng proportion. Yung proportion niya dapat manipis lang katulad ng papel. So yan, so ito na guys ang ating Armstar na plancha. May plancha din ako dito na ginamit ko rin kasi pag mag-rebond ka talaga, kailangan mo talaga ng dalawang plancha. Kasi yung ibang plancha na yan po, ang ginagamit ko lang yan sa mababang temperature. Kasi especially sa front na side. Kasi hindi kailangan yun na malakas yung init. So, kailangan talaga na normal lang yung init. Yung 170 at 180 lang kasi kapag taasan nyo ng heat or mataas yung heat niya, mag-rubberize siya. May tendency na mag-rubberize. So, ito ang ating second iron. Ayan. Ayan, nakita nyo siya. Or WE Light yung name niya guys. Maganda talaga ito.
Especially sa mga kulot na buhok, maganda itong plancha na to. So, nabili ko ito ng 4,000 something. Hindi ko na maano kasi matagal na rin ito. At yung plate niya dito, ito yung plate niya, ceramic ito. So, kailangan talaga, kapag bibili kayo ng plancha, dapat bumili kayo ng plancha na ceramic. Kasi, ceramic plate, kasi hindi yun nakakasunog ng buhok. Ayan. So, dapat talaga na ceramic yung plate niya. Ito rin, ceramic rin yung plate niya. Tapos, may adjust siya. Dito yung ano, dito yung on at off niya. Ipakita ko sa inyo. So, ito na, turn on. Ayan. So, mayroon siyang up to 230 degrees. Yung pinakamataas niya, 230, 210, 230. Ayan, yan yung pinakamataas niya. Pero hindi ko siya ginagamit ng napakataas. So, sa mga, usually sa mga front na hair, ginagamitan ko lang siya ng 172, 180. Ayan, para iwas rubberize po. Ayan. So, itong second plancha natin, ceramic din ito. Ayan, nakakita nyo. Ayan, sana mabasa nyo, guys. At mabili nyo ito. Yan yung off niya. Tapos, ito yung on. Ayan. So, mayroon din siyang 230 degrees yung pinakataas niya. At mayroon siyang yan, 220, 210, 180, 180, 170, 160, at 150. So, 150 yung pinakamababa niya. Ayan. So, kailangan talaga na piliin nyo ang mga plancha na ceramic katulad nito. Ito yung blower natin. Actually, hindi ko siya binili. Binigay lang to ng hubby ko. Dinala niya from Germany. So, masyado na nafe-fade na siya dito. So, yung name niya ay Bibili. So, maganda itong blower na to kasi heavy duty siya. Tapos, madali lang kayo magbo-blower. So, madali lang siya matapos. So, mayroon siyang so, ito yung nag ano sa kanyang init. So, ito walang init ito. Ito katamtama na init at ito ay pinaka mainit. Ayan. So, sa taas naman ito, sa taas. Ito sa taas. Ito yung kung gusto mo ba ng turbo o gusto mo bang madaliin yung pagbo-blower. So, mayroon din siya dito. Tapos, yan, mid. Tapos, may high. So, ito lang talaga sa baba ang nagpapainit. So, kadalasan na ginagamit ko pag mag-blower ako, ang ginagamit ko talaga yung walang init kasi pag ginagamitan nyo ng mga mainit na temperature, so may tendency na mag-rubberize din yung mga buhok, especially kung after na sa second or sa paglagay na ng neutralizer or after magbanlaw. So dapat talaga walang init, especially sa mga rebonded hair, sa mga may kulay. So dapat talaga patuyuin mo lang ng malamig na hangin. Ayan. So, yan lang po guys. I hope na marami kayong natutunan. Guys, kung mayroon kayong plancha na ginagamit na sa tingin nyo ay maganda, so yun na lang ang gamitin nyo. Kasi
iba-iba rin tayo ng mga taste eh. Iba-iba tayo kung saan tayo hiyang ng product. So, kung anong plancha ang mayroon kayo, okay lang yan. Basta ceramic. Ito lang ang tandaan yun kapag kahit na yung plancha nyo ay mura lang, pero yung procedure, the way nyo iplancha yung buhok is correct. So, I think ma-achieve nyo talaga ang straight na buhok. So, yun lang guys. At maraming salamat. Hanggang sa next video po, sana ay mag-subscribe kayo, mag-like at mag-share. Maraming salamat po.